Muling ipinahukay at isinailalim sa otopsiya ang labi ng ilan sa mga nasawi sa raid sa bahay ng mga paruhino. Sa pagkakataong ito, ibang forensic expert na ang nag-autopsiya at hindi na ang PNP Crime Lab. Mula sa Ozamiz City, narito ang unang balita ni Rida Reyes. Exclusive. Isa't kalahating buwan matapos ang raid sa Ozamiz City na ikinamatay ng 16, kabilang si Mayor Reynaldo Paruhinog Sr., hindi pa rin kumbinsido ang kanyang mga kaanak na lehitimo at walang overkill sa operasyon ng Ozamiz Police madaling araw ng July 30. Kaya muling ipinahukay ang mga 16 sa mga namatay para muling isailalim sa forensic examination. Sa pagkakataong ito, hindi PNP Crime Lab ang nag-autopsy, kundi ang forensic expert na si Dr. Raquel Fortun. Inisa-isa niya ang mga labi ni na Mayor Paruhinog. May bahay nitong si Susan, mga kapatid nitong sino Octavio at Mona, at dalawang iba pa. This is the chance for the dead to speak up. So sila yung nagkikwento naman dun sa pamamagitan ng mga marka sa katawan nila. So far, although ina-analyze ko pa to parang wala pa yata akong nakitang definite na injuries from gunfire. Ang nakikita ko talaga, blast. Naroon din ang ilang kinatawan ng Commission on Human Rights na nangakong maglalabas ng sariling rekomendasyon oras na mapatunayang may nalabag na karapatan sa operasyon ng pulisya. Una nang lumabas sa autopsy ng PNP Crime Lab na mga tama ng bala ng baril ang ikinamatay ng alkalde at kanyang asawa. Habang pagsabog naman mula sa granada ang ikinamatay ni Octavio at Mona. Susuriin din ang labi ng bodyguard ng alkalde na siya umanong may hawak ng sumabog na granada. Base sa autopsy ng PNP Crime Lab sa bodyguard, nakitang nakasukbit sa kanyang daliri ang pin ng sumabog na granada na kanya ring ikinamatay. Sabi ng Ozamiz PNP, patunay ito na mga paruhinog ang nagpasabog ng granada. Bagay na dati na ring itinanggi ng testigo ng mga paruhinog na si Alia Cesar. Ilan lang daw ito sa mga katanungang nais masagot ng mga paruhinog. Hanggang ngayon di pa namin nakuha yung SOCO report, so we are thinking na if we have another organization or group na mag-conduct ng autopsy, siguro mas magagamit namin sa future cases. Sinubukan ng GMA News na hingin ang panig ng hepe ng Ozamiz Police na si Chief Inspector Juvie Espenido, pero hindi niya sinasagot ang aming mga tawag. Una nang sinabi ng Ozamiz Police na walang overkill sa raid at mga paruhinog daw ang unang nagpaputok ng baril. Mula rito sa Ozamiz City, para sa unang balita, Rida Reyes reporting.